Hi guys! Pag-usapan natin ngayon guys yung ano, isang OFW na nasa Arab country na nagwala. Ayun na nga, nagwala siya. Siyempre ako chismosa, after ko manood for the review ng comment ng aking ano, ang aking gawain. Ayun nga, ano, papayuan na natin sila. Isa nga sa comment guys yung sabi, pack your things and go home pag ibang amo. Magpaalam ka na lang ng maayos at uuwi ka na. Hindi dyan sa bahay ng amo ka maganyan. Iyak mo lang, hindi yung magwala na parang sarili mong bahay. Yes guys. Siyempre nangangamuhan lang tayo. Naranasan ko din yan. Pero ako kasi dati, pag nangangamuhan ako, pag ayaw ko, hi, umaalis talaga ako. Siyempre hindi naman kasi yan sa abroad. Doon lang din sa Manila lang din ako nangamuhan dati. Matabata pa ako. Hindi pa ako nagtatabaw sa mga kumpanya. So, sabi ng isa, pwede naman maging emotional, be. Pero sana hindi ka na naninira ng gamit, lalo hindi naman sa'yo, tapos sisigawan mo, boss mo. Ayaw namin mag-judge sa pinagdaanan mo, pero yung attitude mo na ganyan, lalo't wala ka sa sarili mong bansa, wag naman po ganyan, kasi baka ikapahamak mo, pero wag naman sana. Mag-pray ka po at tulungan mo sarili mo malagpasan kung anumang pinagdadaanan mo. Tama. Tama nga naman. Ganun ako eh, kapag may pinagdaanan ako, minsan, ano rin ako, emotional rin ako, pero talagang sa gabi na yan, talagang sana bukas, magpipray talaga ako na, sana bukas, ano yung feelings ko na to, yung emotion ko na to, okay na, para, kasi pag emotional ka, tapos nasa abroad ka, ang naging talaga isipin, uwi na ako Pilipinas, ganun ako, may pinagdaanan talaga ako ganyan, uwi na ako Pilipinas, parang choice mo na lang talaga, uwi ng Pilipinas kapag ka, nakatira ka sa ibang bansa eh, lalo na siya, diba, nangamuhan siya, ako nga eh, may freedom pa ako na gawin ko ganito, ayaw kong gawin yung ganyan, lalong hirap talaga magiging OFW, magtrabaho sa ibang bansa, lalo na yung mga, ano, mga kasambahay, kaya talagang salute talaga ako sa inyo guys. Kasi feel ko rin yan, feel ko rin, pero sa Pilipinas nga lang. Isa sa comment guys, huwag mag-abroad if di mo kaya. Totoo guys. Kapag nasa abroad ka, ibang-iba yung pakiramdam. Huwag talaga mag-abroad kung mahina yung loob mo, yung feeling mo. Hindi mo kaya emotional. Physical kaya mo. Pero kasi syempre, bawa na, nanghihina na yung emotional mo, na ano kasi, nadadama yung physical kasi natin. Kung sabi nga nila, pag nasa abroad ka, kailangan patibayan ng loob, hindi lang patibayan ng sikmura, kasi minsan may mga amo na hindi pinapakain yung kanilang mga kasama sa bahay. Kailangan talaga tibayan ng loob talaga pag nag-abroad. Ang sabi naman ng isa, wala kayong parapatang manghusga ng kapwa nyo, hindi nyo alam pinagdaanan ng taong yan. Perke, nakikita nyo sa wall niya, panay, ikto, huhusgahan nyo na agad. Mga Pinoy nga naman, imbis na tulungan ang kapwa, ibabaon sa mga usap na hindi maganda. Ipagdasal na lang natin kapwa natin, huwag na tayong mag-usap. Saan tayo mag-usap? Mag-usap sa, ano, sa comment. Kasi ang dami talaga. Kahit ako nag-comment ako. Kasi natuwa pa ako. Kasi nakita pa niya, nagawa pa niya mag-camera. Tapos talagang inaanggulo talaga niya. Ay, kita ba ako sa camera? Ganon. Diba? Emotional ka na eh. Alam mo yun? Yung, to the ano pa naman siya. To the go pa naman sa kanyang emotion. Tapos, ay, kita ba ako sa camera? Ganon. Eto, dito ako natawa eh. May konting tawa. Pero talagang, may mga comment kasi talagang comedy. Sabi niya, may depression din ako pero never ako nag-video. Siguro mabait amo. Kung hindi, ewan ko lang, baka pinalayas ka na. Oo nga, mabait. Medyo, siguro mabait yung amo. Talagang emotional lang talaga siya. Or, baka kulang lang sa tulog yan, te. Kulang na yan sa tulog sa kakaano, kakadudud ng cellphone mo. Kasi ganun yan eh. Once na kulang ka sa tulog, emotionally, ano ka na rin. Tawag na ito, mahina na rin. Eto, dito ako natatawa. Dito talaga ako nag-comment ng ha-ha-ha. Sabi ganun, pag ako ganyan emotion ko, hindi ko na kaya mag-set up ng camera. Ha-ha-ha. Oo, totoo naman yun. Pagka, di ba emotional ka na, tapos nagawa na pa niya kasi mag-set up ng camera, yun yung sabi ko kanina. Nagawa pa niyang mag-angulo, kung ay, kita pa ko sa camera, ganyan. Parang nasa state of mind pa siya, nasa healthy state of mind pa siya, ganun. Kaya, hindi ko lang din alam kung totoo talaga yung sabi nga nung isa, kung totoo man o hindi. Kung pinagdaanan niya talaga yung depression, hindi natin masasabi. Kaso nga lang kasi, may angulo kasi siya kung titignan mo siya sa video na nag-set up pa siya sa camera kung talagang nasa angulo ba siya o kita pa siya, hagit pa ba siya, o diba? Emotional ka na, ganun. Artist tayo nagdating. Pak na pak talaga. Pero guys, ayun nga. Natatawa man ako o pinagtawanan ko man yung video na to, pero talagang tiwala lang mga madam. Kunting tiis lang talaga. Kasi para naman sa pamilya mo yun eh. Huwag mong, pag nag-abroad ka o nasa abroad ka na ngayon, huwag mong unahin yung emosyon mo. Kasi ngayon, yun yung sabi nung isa na nasa ibang bansa ka, iba yung patakaran, iba yung mga kalakaran ng ibang bansa. Huwag nating unahin yung emosyon, lalo na hindi natin bahay yun, kung ito ang bahay namin. Minsan, hindi mo lang alam, pinagdaanan ko dito sa bahay na to. Oo, lahat na rin to, dami ko na rin pinagdaanan dito kasi gusto ko na rin umuwi ng Pilipinas, ganun. Pero laban na, hanggang ngayon dito pa din ako. Bakasyon na lang ako, pero kasi minsan talaga ang dami mong isasacrifice, no? Kasi may pamilya na tayo, di ba? Ganun. Huwag tayo basta-basa nagdedesisyon. Kasi ang mabilisang desisyon, minsan hindi minsan nagiging mali. Ayun nga guys, seryosong usapan to. Ayun, sa mga OFW dyan, salute. Salute. Kasi grabe yung pinagdaanan nyo, grabe yung pagsisikap nyo, grabe yung sakripisyo nyo para sa pamilya nyo. Tis-tis lang guys. At saka, ang payo ko lang dun, kapag alam nyo yung feel nyo depressed na kayo or sobrang lungkot nyo na, mag-pray lang guys. Talagang ako dati, nung baguhan pa lang ako sa abroad, talagang umiiyak talaga ako kay Lord. Na bigyan niya ako ng strength, emotional talaga. Ang pinapanalangin ko na, at syempre, spiritual, para ano, bigyan tayo ng
magdaloy sa ating lahat ng katawan, ang lahat ng espiritu, ng kagbutihan, ng kalakasan, ng kagalingan. Ganyan, guys. Panalangin lang ang sagot sa ating mga karamdaman pag tayo'y nasa ibang bansa. Kapit lang kay Lord, dahil walang imposible sa Kanya. Lahat ng iyong pinagdadaanan, magtiis ka lang. Someday, magbubunga din yan. Tingnan mo, naghihirap ka dyan, di ba? Nakita mo naman sa pamilya mo yung nakakain sila ng maayos, nabibili mo yung gusto ng mga anak mo, napapatuyuan mo ng bahay ang nanay mo, di ba? Ang sarap sa pakiramdam yung ganun. Yun na lang yung titingnan mo, guys, sa lahat ng mga paghihirap mo sa araw-araw. Yun na lang yung magiging kalakasan mo. Isipin mo na lang yun. Huwag mo na isipin na, ay, pagod ako, oh, pagod ako. Pagpagod, guys, magpahinga lang. Totoo yun, magpahinga, pahinga is the key. Pagpagod na pagod ka, alam mo, guys, kailangan lang talaga yung mahabang tulog. Pag nakatulog ka na ng mahaba, talaga yung katawan mo din talagang nagre-recharge. Ang problema, andyan lang yan, hindi natin yan naiiwasan. Pero kasi, nasa sa atin yan kung paano natin yung dalhin yung problema. O, buhatin mo yung problema, hindi yung problema bubuhat sa'yo. Ganun! Ayan, guys, salit-salit sa mga OFW. Sipagan nyo lang, konting tiis lang, magsasama-sama din kayo ng pamilya nyo. Hindi naman yan abang buhay, di ba, mga mamuhan ka? Mag-ipon at mag-business kung talagang gusto mong for good na sa Pilipinas someday, di ba? Mag-ipon ka, madam, huwag mong ipadala lahat sa pamilya mo kasi yung pamilya mo, aasa at aasa lang yan sa'yo. Ang maganda talaga, magbigay ka lang ng kaunti, ako kasi budget, ganun. Wag lahat-lahat kasi pag ikaw nawalan, wala sila, wala ka na din. O saan tayo pupunta? Saan tayo makukuha ng pangangailangan natin kung may emergency, di ba? Wala kang mahihiraman kasi wala rin silang pera. Kaya mag-ipon, guys, mag-ipon. Huwag tayo puro padala ng padala. Bili ng bili yung gamit, guys, na sisira yan. Pero kung may ipon ka for emergency para sa pamilya mo, hindi ka mahihirapan someday. O mag-ipon para sa business, para for good. Kung ipadala mo kasi lahat yan, guys, ubusin din nila yat justos yan. Mabuti kung may pamilya ka na talagang maasahang maglikom ng pera. Eh kung wala, edi nga. Pag-uwi ka ng Pilipinas, nga. Di ba?